sa farm ni Mr. Atan Kabikis, kung saan na timing natin na nag-harvest sila. Bago nyo panoorin itong video na to, guys, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi tayong updated sa mga video na ating gagawin. Samahan niyo ako, guys, sa araw na ito dahil kakausapin natin ang may-ari nitong atsal na ating pinupuntahan. Morning, magandang araw. Paano ba ninyo tinanim itong atsal ninyo, sir, na napakalapad? Ano pang ginawa niyo nung una? Ay, nung una, gumawa kami ng dahon ng saging, saka nagbaging kami ng 45,000. Wow, dami ah, 45,000. Pagkatapos namin yun, ilagyan namin nung similya ng atsal, saka pagkalipas ng isang buwan, saka namin itinanim dito. Anong variety ba itong atsal ninyo, sir? Smooth kind. Smooth kind? Ilang taon na ba kayo nagtatanim nito na parang sa tingin ko paboritong-paborito talaga ninyo itong sweet kind na na variety ng atsal? More or less 5 to 6 years. Uy, matagal na. Tanim kasi ang ganda naman ng kasi ang variety na to ay ang ganda. Talaga to. Ito ang pinakamagandang variety ng atsal na. Itong variety ba ito na atsal, sir, ay mabinta ba talaga doon sa market na pinapadalhan nyo nito kung saan nyo naibinta? Ito talaga yung pinakapatok sa lahat ng mga atsal na kaniko seeds. Kaniko seeds para busuran ng kaniko. So, sir, nung naitanim na ninyo, sir, ano bang mga tips at ginawa ninyo na napalaki ninyo itong atsal ninyo na wala siyang kaproblema-problema? Maikwento nyo na ba sa ating mga viewers? Maishare anong mangyayari kasi dito talaga makita ang kalagahan nila. Dito talaga natin nakita pag lagi natin silang inaalagaan. Pagdating naman sa mga damo-damo, ano bang klaseng weeding ang gamit niyo? Nag-i-spray ba kayo? Minsan nag-spray, minsan naman hindi ba nakasama sa inyong mga tanim na ginagamitin na ng spray yung mga herbicide? Hindi naman. Basta tamang paggamit lang. Ma-i-share mo ba, sir, sa ating mga viewers na yung mga baguhan na nanonood sa YouTube ngayon na kung paano ninyo ginawa na na-apply ninyo at nalinis ninyo ang mga alaga ninyong pananim, ano bang mga dosage na ginamit ninyo sa pag-spray ng mga damo? Simple naman, makikita lang natin yan sa label ng herbicide na gagamitin natin kung magkano ang gamitin bago i-spray. Mayroong mga procedure at saka tamang paggamit upang hindi naman masubraan sa paggamit at masirang pananim na mga doon naman sa mga malapit na mag-flowering yung anong mga pananim niyo, sir. Ano bang mga fertilizer na ina-apply ninyo? Full yard. So pwede mo bang ma-share sa ating mga viewers din na kung anong klaseng full yard ang ginamit niyo para naman may kaalaman sila pagdating dito sa pananim? Sa pagkalam ko, megatonic yung ginamit namin dito. Ano pa bang ibang sir na ginamit ninyo? Wala na kaming ibang ginamit maliban sa mga fertilizer, fertilizer at wala na iba talaga. Megatonic yung ginamit. Insecticide. Insecticide para hindi masira yung bunga ng pananim. Kasi na-experience ko doon sa ibang mga farm na pinuntahan ko, sir, may problema sila sa dahon. Sa inyo ba, hindi nyo ba na-experience dito yan sa inyong mga pananim? Sa pagkakatanim nito, yun talaga yung problema kasi yung klima, sobrang ulan, tapos init na naman. Nasisira yung mga dahon nila. Hindi masyadong makabunga kung pabayaan natin kasi umamit din kami ng pang kontra doon. Ganun din, nung nasabi ko sa unahan, pwede mo bang ma-share sa mga viewers natin na ano yung mga fungicide na ginamit ninyo para sa dahon na hindi siya masira? Wala talaga kami ibang ginamit maliban sa Cabrio 525EC. Ano ba yan siya? Systemic o? Brand niya na Basif. Ang Cabrio, yun ba ang yung fungicide na ginamit ninyo? Basif. Systemic ba siya o hindi? Systemic. Pagdating naman doon sa sir, sa bunga niya,
kasi ito naman siya ay fruit, ano siya, vegetables. Oo. Ay dadapuin talaga siya ng mga fruit fly. Ano ba yung mga sekreto ninyo doon sa fruit fly na para hindi siya dapuin? Ay napakakinis ng mga bunga eh. Para hindi masira. Wala kang alika lang naman ang ginamit namin dito. Alika lang siya, wala nang iba pa. Oo. Tapos mag-spray kami, yung interval namin ay 3 hanggang 4 na araw. Mag-spray kami ulit para hindi talaga masira. Kabilita lang tayo kahit paano. Yung dosage ng ano, alika sir, ma-share mo ba sa mga viewers natin sa YouTube na yung mga bagoy na hindi nila alam kung ilang ml ba ang gagamitin sa isang drum o sa isang knapsack sprayer? Sa knapsack sprayer na lang tayo sir para madali. Ang pinakamagandang gagawin nyo talaga dyan, titingnan nyo talaga yan sa kanyang level o sa kanyang ano, nakalagay doon kung magkano ang ilalagay sa isang drum ba, sa isang knapsack. Doon talaga yung ano, doon talaga ang sakto o tamang instruction, tamang paggamit ng ano. Okay, so yun talaga ay pinakamagaling na sagot. Oo. So sa lahat ng mga viewers dyan na baguhan pa lang at hindi nyo pa alam, kung kasi lahat ng mga farmers talaga pagdating sa mga fruit vegetables ay namang problema sa fruit fly. So isang tips ni Sir Atan na yun lang, alika lang ang gagamitin ninyo. Pang ilang harvest na ba ninyo itong ano na yun? Kasi na timing namin na nag-harvest kayo. Pang ilang harvest na ba to? Pangatlo pa lang. Pangatlo? Mga ilang kilo na kaya ang inabot nito sir? Mahigit o kumulang 10,000 kilo na talaga na palabas namin dito. Wow, dami ah. Kalaki. Siyempre, malaki naman talaga yung atsal ninyo. Pero sa presyo naman sir, hindi naman tayo nagkatalo. Maganda naman ang presyohan. Umabot naman siya ng, sa experience niyo sir sa pag-aalaga ng atsal, pinakamataas na presyo? 180, pinakamahal talaga yun na. Pinakamahal na? Regular price. Wow, mapaisnak mo kami ngayon sir ha. Dami regular price, 50. Ano, income, malaking kita. Sir, may nakikita akong trellis at saka mga stick doon sa atsala ninyo. Ano bang purpose niyan? Bakit nilagyan ba ng stick? Para hindi siya, pag malakas yung hangin, hindi siya madapa. Hindi masira yung mga stock niya. Tapos para maprotektahan din yung mga niya, para yung bunga niya talaga hindi masira. Itong string na to sir na nakikita ko, yun ba yung pangharang niya sa tabi ng pananim? Oo, yun lang yung pangharang niya, kasi minsan kasi dito malakas yung hangin, yung hindi namin nilagyan ito, ayun, nasira. Kaya yung susunod na tayo namin ito, nilagyan talaga namin ito para maprotektahan naman kahit paano, para hindi na siya masira. So guys, yung mga viewers natin na nanonood ngayon, kung hindi pa kayo naka-experience ng nabagsakan kayo ng ano, natumba yung mga pananim ninyo, gawin nyo lang yung katulad kay sir na lagyan ng trellis, lagyan ng string para hindi babagsak yung inyong pananim. Pag umabot naman sa panahon na maganda ang presyo at bumagsak na ang inyong tanim, wala na tayong ma-harvest. So to be defensive, ganito ang ginawa ni sir. Nilagyan ng stick, nilagyan ng string para naman dito naman sa mga na-harvest na ninyo, may classification ba yung mga bunga niya? Meron, pero dalawang klase ng classification lang, yung maliit at saka yung malaki. Ano bang napakagandang lagayan ng atsal na para hindi siya madurog, hindi siya masira? Ito yung net, pero may maliit dito, meron ding malaki, pero yung na bili namin malaki. Pero mas maganda to kasi hindi kalugi doon sa labor, kasi mabigat siya. Dito na doon sa maliit, konti lang yung laman, marami ang nalalagyan, yung labor mo yung So alin ba ang maganda sir na haharvestin? Yung bang green o pulang-pula na siya? Pink class. Di, yung lang. Pink class. Saan ba dyan sir? Pwede ba ninyong ipakita sa ating mga viewers para yung mga beginners lang, alam na nila. Ayan. Ito lang. Ito. Hindi ganong mapula. Hindi masyadong pula, hindi rin Bakit may nakahalong green sir? Yan. Yun ba ay tamang na siya? Tama na ito. Kasi mayroon na ako kitang pink, hindi lang makita sa camera to, pero pag tingnan natin sa personal to, hanog na talaga to. Hanog na siya. Pwede mo ba mabiyak yung isa sir? Makita natin yung kanyang mga seeds kung talagang pulang-pula na ba siya? Pulang-pula. Okay, kato. Dara. Pulang-pula.
Ayan to yung ano na ayaw, oh. Medyo madilaw-dilaw na siya, ma-orange. Ah, yun. Okay. Ilang beses ba mag-harvest sa isang linggo? Tatlong beses. Bale yung ano, gerba ng harvest namin, dalawa hanggang sa tatlong araw lang. Mag-harvest kami ulit kasi ano, hindi mabuti yung mag-harvest ka tapos marami na yung mga pulang-pula na siya. Marami ng hinog kasi ano, hindi mo na makokontrol yung susunod na harvest mo. Sa bagay naman, napakalaki nga namang atsalan na ito. Di dapat lang talaga ganyan, di ba, ang interval. So guys, pag ganito kalaki ang atsalan ninyo, huwag nyo hayaan na ang bunga niya ay pulang-pula na siya, hinog na. Sa tingin ko naman, pag sobrang pula na siya, ay medyo mura na yung presyo niya. At saka, talo naman kayo doon, medyo magaan na siya, di ba? Marami kayong nakakuhang tips kay Mr. Kabikis. Hanggang dito lang tayo guys. I hope huwag niyong kalimutan mag-subscribe and don't forget to click the notification bell para lagi tayong updated sa ating video na in-upload. See you guys and bye-bye!